Hello, ka-trade! Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-link yung PayMaya account natin dito sa PayPal account natin. So, napakadali lang, napakabilis, kaya tutok lang kayo dito sa video na to. So, gagawin natin ito para mas mabilis yung withdrawal natin ng pera natin mula dito sa PayPal account natin papunta dito sa PayMaya account natin. Kasi kung ikaw ay online seller or may online business ka na yung payment ay PayPal, so, napakadali lang. Pwede ka nang mag-withdraw mula PayPal diretso sa ATM machine. So, ang gagawin mo lang, isi-send mo yung pera mo mula PayPal papunta sa PayMaya. Tapos, kumuha ka ng PayMaya card tulad dito. So, pwede mo itong gamitin sa kahit anong ATM machine. So, dun ka na mag-withdraw. Kapag meron ka nito, mawi-withdraw mo na sa kahit saang ATM machine yung laman ng PayMaya account mo. Meron akong video tutorial kung paano makuha ng PayMaya card. Nandito yung link sa baba sa video description, panoorin niyo. Naka-login na ako dito sa PayPal account ko at sa cellphone ko naman. Ito yung PayMaya account ko, naka-login na rin. So, ang gagawin natin dito sa PayPal account natin, punta tayo sa balance. Tapos, scroll natin sa baba. Makita natin yung cards. Tapos, pindutin natin itong link a new card. So, ililink natin yung card natin sa PayMaya. So, punta tayo dito sa My Cards, sa PayMaya app. Makita natin dito yung online payment card number. So, ito yung virtual card natin sa PayMaya. So, pag i-open ko yan, hindi nyo makikita dyan kasi security yan ng app ng PayMaya. So, basta nakalagay dyan, ilalagay nyo dito sa PayPal yung card number. 16-digit card number yan. Tapos, yung month tsaka year, yun yung valid through. Yung date, nakalagay dyan sa card ninyo. Tapos dito yung security code, yung 3-digit code na nakalagay sa PayMaya card niyo, yung nakalagay diyan ay CVV2. Okay, tapos yung address dapat parehas din sa PayMaya card niyo. Okay, pag nailagay na lahat ng details, link card. Click natin itong done. So, kailangan nating i-confirm yung card natin. Nakalagay dito, confirm your card. Balik tayo dito sa PayMaya natin. Ayan, so, makita natin may transaction dito na nagkaltas yung PayPal ng 50 pesos. Ito nakalagay dyan. 4 minutes ago, nagkaltas ng 50 pesos at agad niya namang ni-refund, binalik. Ayan, makita natin. Okay, so, ang gagawin natin ngayon, i-confirm natin tong card natin. I-click natin dito sa PayPal, confirm your card. So, nagkaltas yun. Siguro, binerify lang ng PayPal, yung PayMaya account natin. So, pagdating dito, i-click natin itong confirm your card. Okay, so, ang mayayari nito, magkakaltas yung PayPal ng 100 pesos sa PayMaya account natin. Para ma-verify yung PayMaya account natin at ma-connect na sa PayPal account natin. So, kailangan may 100 pesos pataas kang balance sa PayMaya account mo. So, dito meron akong 126.91 pesos. Kaya, okay na to. Pindutin ko na itong get a code. Okay, so, titingnan natin. Ayan, nakatanggap tayo ng text mula sa PayMaya. At nandito na rin sa PayMaya account natin, makita na rin natin na kinaltasan tayo ng 100 pesos. Ayan, kinaltasan tayo ng PayPal ng 100 pesos. So ngayon, yung code ay ilalagay natin dito para ma-verify na natin yung card natin. Pindutin natin itong enter the code to confirm your card. Okay, so ang code na ilalagay natin dito ay 4-digit code. So, tinext niya ng PayMaya sa inyo. Nakalagay dyan PP code. 4-digit code nakalagay dyan. At makita rin natin yan sa PayMaya account natin. Ayan, nakalagay dyan. PP, tapos asterisk. Tapos ito yung 4-digit number. So, yan yung code. Ilagay natin yan dito. Itong 5615. Click natin yung confirm. So, ganun lang ka-simple. Ganun lang kadali. Ayan, nakalink na yung PayMaya online card dito sa PayPal account natin. So, pwede na tayong mag-withdraw mula sa PayPal papunta sa PayMaya account natin.
Okay, so pwede na rin tayong mag-deposit mula sa PayMaya papunta sa PayPal account natin. So yun lang, maraming salamat. Subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo pag may mga bagong videos ako na makatulong sa inyo. Lalong-lalo na sa Forex trading at stock market trading.